Hello mga ka-fan, welcome back to my channel. Di anapod ko, mura kong uwaping, mukalit lang og sulpot. Mukalit lang og sulpot kung ting-uwan. Bito, kung mukilat. Uwaping. Kabuti, kabuti pala sa Tagalog. I-mix lang na ako ni akong vlog ha, kay ang uban mo ingon man nga di sila kasabot. Di daw nila maintindihan kung magbisaya ako. Kaya i-mix na lang natin Tagalog at Bisaya kasi pag Tagalog din, murag jahian pong kuba ka nang di lagi sanay. Nakahuna-huna ko rin pag vlog kay murag panahon na mag-update kay murag hapit na kukus natin sa buga ni Lolo. Taod na ko since nag-last upload, di ba? Actually, nag-vacation ni one week dito mi sa Switzerland, pero diha may kakulian nga nahitabo, so wala ko ganahe mag-vlog ako sa mode. Pero sa pagkakaroon, dili sana ko explain kung saan nahitabo. Kaya kung ba na, di sad gusto nga ahong isibya ang nahitabo. Kay sakit sa buot. Pero siguro one day, ako siyang pangutanon kung pwede na ba nako isibya sa akong vlog ang nahitabo. Sa pagkakaroon mo, presko pa ang nahitabo mo, ang nili lang sa ito na ko ihisgutan. So, ang ako lang hisgutan karon bahin sa among bakasyon dito sa dapit sa south sa Germany. Dito mi sa dapit sa iyang anak. Kaya naman dito iyang anak, nagtrabaho, nagpuyo. So, among gidisita, nagstay mi dito four or five days man siguro, ana. Kaya ang among plano nga sa Switzerland mag 3 or 4 days, usarang yun may kaadlaw dito sa or usag tunga kay nanguli mi dayon kay na-stress me. But anyway, ang ako lang i-share karon ang among vacation sa South Germany, kauban ang anak sa akong bana. So, let's start! On our first day, may add to me sa Technik Museum. May add to me sa Technik Museum. Pero wala pa na ako ma-edit. So, ang ako lang na fast edit katong sa second day namin dito. So, dito. So, maunay ako i-vlog karon. Wala man ko mag-vlog. Nag-video-video man lang ko. So, ako na lang i-dub. Dub ba'y tawag gani? Bahala na. Ang anak sa kumbana, nag-organize na ang mga buhato na mo ditong tapita. Nag-organize na siya, nakaplano na tanan, and sa second day na mo, bayaran na niya ang magsakay mi og Farad Raisin. Ang bot mo siya tawag na sa English. Basta mura siyang trolley pero nagpadyak. Di pa sa Manila na yung mga trolley sa mga rilis na ito itulak tapos yun gugulong na siya. Dito, para siyang ganon trolley pero nagpapadyak. Dalawang tao yung papadyak, merong tatlo. Pero yung binayaran niya ay good for 2 person lang. So, sila nagpapadyak. Ako nakaupo lang na parang prinsesa. Di ba tawag? Mitabang pag upadyak, oy. Papahoy po na akong bana kay kahibaw na mo, tigwang na. Dali na ka po yun. So, mitabang upadyak, mga siguro mga 1 kilometro pagpadong na mo dito. Pero pag pauli, taas-taas yun itong akong napadyakan po kay pahuway man po ang akong bana, tapos may pahuway ang isang anak. So, ako ang may take over. Sabi ganun, take over talaga. Sakit-sakit akong bugan na itong time. Pero at least, wala ko hubaka. As in. So, bago kami nag-start, in-explain muna ng bantay doon yung kung ano yung mga gagawin namin, mga do's and don'ts. Kasi nga, di ba rilis yun? So, may mga crossings, may mga stoplights, tapos kung ano ang nararapat gawin para iwas aksidente ba? Tapos, tinuruan kami lahat-lahat kung ano ang gagawin. Tulad na lang ng pag-adjust ng upuan, kung mataas or maubaba, or kung paano gawin sa stoplights. Kasi may stoplights na walang ilaw. May stoplights na walang ilaw. may crossing na walang ilaw, wala yung stoplights. So, in-explain nila lahat kung ano ang gagawin. So, maganda siya for safety talaga. Tapos, tinuro din sa amin kung paano mag-parking. Tapos, kung anong oras dapat kami babalik. Kasi, isang way lang yun eh. So, hindi pwedeng magkasalubong. So, yun, in-explain nila lahat yun. Pero sa totoo lang, nung nag-explain yung lalaki, wala talaga ko naintindihan. Iba yung dialect nila doon sa south eh. Hindi katulad dito sa north na klaro. Doon sa south, iba talaga yung dialect nila. So, nahirapan akong intindihin. Hirap na nga ako dito sa salita namin dito sa north. Ano pa kaya doon sa south, di ba? Kasi iba talaga yung dialect nila. Tsaka meron din yung guide nga. So, binasa namin uli bago kami nag-start. Binasa nila pala.
hindi ko pala binasa. Ganun pa rin, hindi ko pa din maintindihan. So yun nga, nung nag-start na kami, pinauna ko muna silang dalawa. Tiningnan ko muna kung paano kasi natakot. Nung una, natakot talaga ako. Hindi ko alam. Kasi akala ko, yung release na yun, may train na dadaan. Pero wala naman. Yung may crossing lang na may train talaga para sa train. Pero yung dinaanan namin, as in wala. Parang siguro hindi na yun ginagamit. Nung nakita ko na, parang nagbabike lang din. So, ayun. Ayun, gora na ako. Nung papunta pa lang kami, medyo okay. Kasi medyo parang pababa eh. So, hindi mahirap magpadyak. Ang mahirap nung pabalik na kasi parang paakyat ni. So, doon na talaga as in mahirap ang pagpadyak. Kaya nagsalita na talaga kaming tatlo. Kasi nakakapagod din talaga siya. So, pagdating namin sa mga crossing, kasi nga may stoplights. Mayroong crossing na walang stoplights, meron ding meron. So, salitan din kami minsan, yung anak ng asawa ko, yung magbubukas ng harang, minsan yung asawa ko. Kinaray ko din, pero isang beses lang ako kasi ang bigat. Natakot ako na baka mabitiwan ko, tapos matamaan sila. Patay. As in, masaya siya, kasi sa ilalim kayo nakakahoyan dadaan, merong mga farm kayong madadaanan, tapos sa gilid yung mga kahoy, may mga prutas. Ang daming prutas. Kaya lang, kapag nag-stop kami, hindi masyadong matagal. Kasi alam namin, may susunod pa sa amin. So, baka matraffic kami. Kaya, binilisan na namin. Mag-stop lang kami sandali. Kukuha sila ng prutas. Tapos, ayun, start na kami. Tapos, yun nga, habang nasa daan, habang nagpapadya kami, syempre, kwentuhan, tingin-tingin sa paligid, meron pa lang nakaharang na poste. Yung poste na may nakasulat na 50 meters. Natumba pala siya. At, yun nga, humarang sa rilis. Buti na lang, naka-break din yung asawa ko. Pero late na, as in, nayupi talaga siya. So, yung buong tour namin is around 1.5 hours. Isa't kalahating oras na pagpapadyak yun. Short stop lang yung ginawa namin. So, umabot talaga siya ng isa't kalahating oras. Kami kasi yung pinakauna eh. So, pagdating namin dun sa last station, nag-park kami doon at kumain muna. Kasi, yung oras na pabalik is alas 2 pa. Dumating kami doon mga bandang 11:45. So, hindi pa kami pwedeng bumalik agad. So, nag-ikot-ikot muna kami doon at kumain kami doon sa isang pizza restaurant. So, mga 11:45, bumalik na kami doon sa station at yun nga, pagdating namin, nakita namin puno na yung station ng baga nagsidatingan na yung mga nakasunod sa amin. So, nag-antay na lang kami ng alas 2 para maka-start kami pag balik. So yun nga, imbis na plano namin na manguha ng mga prutas sa daan pag-uwi na kami, hindi namin nagawa kasi alam namin na may nakasunod sa amin. Paglingon namin, meron na namang nakasunod sa amin. So, hindi kami pwedeng mag-stop. Talagang masaya siya, nakaka-enjoy siya kasi syempre din nasa nature kayo eh. At ano lang yun, parang bike tour, pero nakakatuwa. As in, nag-enjoy talaga kami. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung buong tour namin. Sana mag-enjoy din kayo. See you! Dat is niet maar lezen. Ach ja, daar is niks uit. Oops.
hinter der Klappe. Ja, da drunter. Da ist ein Knopf. Wenn das rote Licht ausgeht, kannst du aufmachen. Oh, it's dangerous. Oh, yeah. Oh, da war der, ne? Naja. Ja. Wollte aushalten. Oh, ich wusste so schnell gar nicht, was ich mache. Das wollte ich auch nicht. Ob er schräg gesehen, was meint das? Genauso mit dem Ast. Ja, mit der Bremse. Ich habe jetzt mal überlegt, was ist denn wohl das passiert? Das ist weiter geht's. So, das ist das Essen, was wir nicht geschafft haben. Jede Menge. Und jetzt geht's zurück zum Trampeln. Trotzdem wir 12 Kilometer geradelt sind, haben wir nicht geschafft, die Pizza zu essen. So. Guck mal. Drei, ne? Ah ja, hier. Wir haben die drei, ja. Oh.
Ah. Hello. Get down.